Number 5 ay katamaran, no? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Akala ng maraming tao kapag ka nagnegosyo ka ay mas madali kumpara sa pagiging empleyado kasi no boss daw eh. You are your own boss daw, no? Ang nakalimutan nilang sabihin dun sa sinabi nila ng you are your own boss, you are also your own employee. Wala ka pa namang empleyado sa simula, and lalo-lalo kapag nagsisimula ka pa lang, hindi ka naman agad-agad mag-hire unless may malaki ka talagang kapital. Pero kung katulad ka lang namin na magsisimula sa maliit na negosyo, malamang sa malamang hindi ka agad mag-hire eh, diba? Ng empleyado. Madalas ikaw lang talaga. So nung nagsimula ako sa negosyo ko, ako lang rin naman mag-isa eh. Nagsimula ako, mag-isa lang talaga ako. So ang hirap na kapag ka ganun yung way ng thinking mo, tapos akala mo you are your own boss, mas madali na yung negosyo, tapos tatamad-tamad ka. Palagi niyo itong tatandaan, kahit kailan wala kang maririnig na speech ng mga successful na tao na ang sasabihin nila, kaya ako naging successful kasi tamad ako eh. Wala kang makikita na ganun, wala kang maririnig na ganun, kahit kailan, walang kahit na sinong tao ang umasenso na dahil tamad siya. So napaka self-explanatory naman ito, sigurado ako na nauunawaan mo naman to. Akala nung iba, na especially kung ikaw ay hindi ka pa nagiging negosyante, tapos naging empleyado ka, akala nung iba mas masipag yung mga empleyado kaysa dun sa negosyante. Sa totoo lang hindi, hindi. Kasi mas masipag yung negosyante o yung may-ari ng negosyo kaysa dun sa mga nagtatrabaho. Unang-una sa lahat, alam niya kung paano trabahuhin lahat yun. Usually, alam niya kung paano, kung ano yung mga ano posisyon mo sa trabaho. Like, if ikaw ay isang manager, ikaw supervisor, ikaw ay yung, let's say, fast food na lang, crew, ikaw yung cook. Alam niya yan. Usually, alam talaga nila yan gawin, kaya nilang gawin kapag sila. So, kaya lang naman talaga sila nag-hire is para mas mabilis lumaki yung negosyo. Pero, ang nakikita nyo lang kasi, usually, pag yung negosyo, especially kapag may success na na-achieve ang isang negosyante or yung boss nyo, na nakikita nyo na lang is yung lifestyle niya, na nakikita nyo na lang is yung mga bagay na nabibili niya. Pero, hindi nyo naman nakita yung mga times, so yung mga gabi na halos hindi siya makatulog, kakaisip kung paano makakasurvive yung negosyo niya sa susunod na buwan, yung mga times na sobrang nai-stress siya, yung mga times na wala na siyang oras sa pamilya niya para lang ma-survive yung negosyo. Hindi nyo naman nakikita yan, especially nung dumaan yung 2020 na maraming tinama ang traditional businesses. Hindi nyo nakita yung mga anxiety at panic attacks na naranasan ng mga may-ari na negosyo, na kasi kapag ka bumagsak yung negosyo nila, especially kung may mga empleyado sila, paano yung buhay ng mga empleyado nila, paano nila yung pasasahurin. Hindi nyo naman nakita yung mga bagay na yun. Ang nakikita nyo lang is kung anong success na na-achieve nila. So mas mahirap maging negosyante kaysa maging empleyado. Hindi ko to sinasabi para takutin ka na huwag ka na magnegosyo. No. Sinasabi ko to para i-prepare ka na kung sakaling gusto mong pasukin itong negosyo, yun yung tamang i-expect mo. It will be challenging. Maraming babaguhin sa'yo katulad na nabanggit ko kanina. And number 6, ningas kugon. Ibig sabihin nito ay hanggang simula lang. Hindi tumutuloy. Puro simula lang. Kapag may nakita ng, let's say, business opportunity na maganda, tatalon doon. Tapos pag hindi kumita agad, hahanap na naman ng iba, hahanap na naman ng iba. Basta may makitang business opportunity na trending, di ba? Ang daming lumabas ng mga trending like dropshipping, e-commerce, ano ba to? Cryptocurrency. Ang daming nagsilabasan na kung ano-anong mga trending na mabilis ka daw yayaman, tapos sumabay pa yung mga scam. Talon ng talon doon, kaya hindi talaga nagiging successful. Kung ano-anong pinaggagawa, tapos sinasabay-sabay, yun yung nagiging problema. Kaya hindi talaga nagiging successful yung ganun, yung jack of all trades, master of none. No? Ang daming kung ano-anong pinaggagawa, walang master sa kahit na isang bagay. So, yun yung isa sa mga matinding reason bakit hindi nagiging successful sa pagninegosyo. Palagi niyong tatandaan na mas importante yung pagiging consistent o yung tuloy-tuloy kaysa dun sa intensity ng ginagawa mo. So, akala kasi ng iba, especially, halimbawa kung nagkawin nagninegosyo na tapos ginagawa mo siya as part-time, tapos ang iniisip mo ay kung tuwing day off ko na lang siya gagawin, unless wala ka talagang choice, like, ibig sabihin ay talagang buong maghapon mo sa trabaho mo ay talagang wala ka talagang oras na maibigay para sa pagninegosyo mo kasi yung travel time mo, 'di ba, yung travel time mo tapos yung trabaho mo, talagang as in uuwi ka na lang, natutulog ka na lang, 'di ba? Yung walang-wala ka na talagang oras. Unless ganun talaga, pwede mong gawin siguro 'yon, pero kapag gusto, marami kasing paraan eh, kasi may mga kilala ako na OFWs na ginagawa yung tinuturo kong negosyo sa kanila. Yung iba may kwento sa akin na every now and then nagtatago sila sa CR para lang magawa yung negosyo. Kasi online lang naman yung ginagawa namin eh, para makapagbenta-benta sa internet, sumagot ng mga kausap nila, magbenta sa mga kausap nila. Nagtatago lang sa CR, tapos aalis, lalabas, tapos maya-maya babalik na naglalabas-masok sila sa CR. Kapag gusto talaga, maraming paraan eh. Pero mas importante yung consistency kesa dun sa intensity ng ginagawa mo. So for example, yung iba sinasabi nila, pag day off ko na lang para buong maghapon, magne-negosyo ako. Tatalunin ka pa rin nung araw-araw na tumatrabaho sa negosyo niya kahit na 2 hours lang, kahit na 1 hour lang,
basta araw-araw, tuloy-tuloy, kesa sa'yo na tuwing day off mo lang, let's say Saturday, Sunday, tapos 8 hours, that's 16 hours, di ba? 16 hours total. Tatalunin ka pa rin nung 14 hours per week. Kasi kung halimbawa ay 1 hour, 2 hours per day lang, tapos 7 times a week, that's mean 14 hours per week, tatalunin ka pa rin nun kahit 16 hours ka. Parang ganito yan eh. Pwede bang gawin ko na magtututbrush ako ngayong araw na to for 6 times? Diba 3 times a day yung pagtutbrush? So 6 times gagawin ko. For 6 times, bukas din ako magtutbrush maghapon. In advance ko. Pwede ba yun? Or paliligo. Maliligo ako ngayon ng 7 times ngayong araw na to. Para sa buong linggo din ako maliligo. Pwede ba yun? Intensity, di ba? Or pwede bang mag-workout ako ngayong maghapon na to? Tapos buong maghapon, no? Let's say 8 hours ako mag-workout. Buong maghapon. So di na ako mag-workout for the rest of the week. Pwede ba yun? Sa tingin mo magkakaroon ka ng progress nun? Sa pagkain, kakain ako ngayon 6 times ngayong araw na to, para bukas din ako kakain maghapon. So, I know you get my point. Yun yung inibig ko sabihin ng consistency versus intensity. Even though ilang dekada na tayong nagtututbrush, pag hindi tayo nagtutbrush sa loob ng isang araw, ibang-iba na yung amoy. Ibang-iba na yung pakiramdam. Diba? Kahit isang araw ka lang, even though dekada ka nang nagtututbrush. Kasi itong bagay na to ay kailangan araw-araw-araw mo siyang ginagawa. Just like business. Ganun na ganun rin pagdating sa pagninegosyo. Kaya kailangan araw-araw-araw mo siyang gagawin. Kapag ka ikaw ay ningas hugo hanggang simula ka lang, huwag kang aasa na aasenso ka sa kahit na anong bagay. Palagi mong tatandaan na si Pagong ay nanalo kay Cuneo hindi dahil mabilis siya, hindi dahil malakas siya. Nanalo siya kay Cuneo dahil tuloy-tuloy-tuloy lang siya. Kahit si Cuneo ay mabilis, dahil tumigil siya, natalo siya. So palagi mo lang tatandaan yun. And finally, number 7 ay mahilig tayong magkumpara sa iba. Nabanggit ko na rin to kanina. Ulitin ko lang ulit, mahilig tayong magkumpara sa ibang tao. Mahilig tayong magkumpara ng chapter 1 natin sa chapter 10, chapter 5, chapter 20 ng ibang tao. Buti pa sila, naging successful na, buti pa sila, mayaman na, ako ganito pa lang. So, sabotahe yan pagdating sa success natin. Kasi unang-una sa lahat, hindi natin alam yung pinagdaanan nila. Hindi natin alam yung kwento nila. Kasi kung alam mo talaga at kung kilala mo yung mga taong pinagkukumparahan mo, kung alam mo talaga yung pinagdaanan nila, alam mo yung buong kwento nila, as in andun ka, nakita mo, na witness mo kung ano yung hirap na pinagdaanan nila, hindi mo ikukumpara yung sarili mo sa kanila. Mai-inspire ka sa kanila kung talagang alam mo. The fact na ikaw ay naiinggit or ikaw ay kinukumpare mo yung sarili mo sa kanila, ibig sabihin hindi mo sila kilala. Kaya ka nagkukumpara kasi hindi mo sila kilala. Okay? Ang nakikita mo lang ay yung best version nila. Palaging mo itong tatandaan sa social media, especially sa social media. Siyempre, ang ipapakita lang naman nila is yung best version nila. Diba? Alam nga naman na ipakita pa nila yung mga pangit sa buhay nila. Diba? Bawat drama ng buhay nila, ikukwento pa nila yun. Diba? Nakakapagod din yun. Siyempre, mas gusto natin na pinupost na lang natin kung ano yung magandang nangyayari. So, ang nangyayari, kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa mga ganong tao, no, ang kinukumpara mo ay yung worst version mo sa best version nila. Kasi hindi mo naman nakita yung worst version nila. Ang nakikita mo lang yung best version nila kasi yun lang pinapakita nila. At ikaw lang mismo ang nakakaalam ng worst version mo. So ang unfair nun, di ba sa'yo? Kinukumpara mo yung worst version mo sa best version nila. Lugi ka. So, hindi natin kailangan ikumpara yung sarili natin sa kahit na kanino kasi meron tayong kanya-kanyang journey. Palagi ko nga itong sinasabi sa mga estudyante ko sa Team Genuine na may kanya-kanya tayong racetrack. Okay, sa racetrack na to, walang humahabol sa atin, walang nauuna sa atin. May kanya-kanya tayo, magkakaiba yung racetrack natin, tayo lang ang tumatakbo dun. Yung finish line ay yun yung kapag wala na tayo dito sa mundo. Yun yung finish line natin. Iisang racetrack, tayo lang tumatakbo dyan. Walang iba. Walang nakikipagkompetensya sa atin. May kani-kanila rin sila na tinatakbuhan. So yun yung palagi kong sinasabi sa kanila. And gusto ko rin na maging reminder para sa'yo na may sarili kang racetrack. Mag-focus ka sa pagtakbo sa sarili mong racetrack. Wala naman mangyari kung titingin ka ng titingin sa kanila. And kung gusto mo na tumingin talaga sa kanila, dapat mai-inspire ka. Kasi kung hindi ka lang nai-inspire, huwag mo na silang tingnan. Walang sense na tumingin ka pa sa kanila. So yun yung 7 reason bakit maraming nag-fail pagdating dito sa negosyo na ito. So question of the day, alin sa 7 na to yung ginagawa mo? Comment mo dyan. Kung matapang ka, aminin mo sa 7 na to kung ano yung ginagawa mo. So ako, aaminin ko kung alin dito yung ginagawa ko. Yung ika-7. Okay, may mga times na ginagawa ko pa rin yan. Okay, kaya paulit-ulit kong nire-remind yung sarili ko na hindi ko pwedeng ikumpara yung sarili ko sa kanila kasi magkaiba kami ng journey. Magkaiba kami ng racetrack. Okay? So, ayok marami ka natutunan dito sa video nito. Share mo to sa iba kung alam mo na makakatulong to sa kanila. I-like mo kung nagustuhan mo itong video. And once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.
Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo for as low as 2,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!